with garam masala for today's video, guys. Tagal akong hindi nag-vlog, kaya mag-start ulit tayo. Nangangapa ulit ako. And hindi ko na naman paano magsalita sa harap ng camera. Pero ay, eto, dito na kami sa Pinas. At medyo nag-adjust pa yung mga bata kasi matagal na pangalawang punta pa lang nila dito sa Pilipinas. Nung unang punta nila dito is year 2017, so malilit pa sila that time. So yun, guys, kwento ko sa inyo yung biyahe namin from India papuntang Pilipinas na halos or 24 hours kasi magbibiyahe pa kami mula sa town ng asawa ko papunta dun sa airport is abutin siya ng 3 hours or 4 hours. Tapos, syempre, mag-aantay ka din sa airport ng flight. So, from, ang sinakyan naming airline is AirAsia. From Cochin Airport, punta kami ng Malaysia, plus from Malaysia, Pilipinas. Tapos, pagdating sa NAIA, nagbiyahe pa kami from Manila papunta sa amin, sa Pangasinan. And ang biyahe namin is mga 6 hours. So, maybe 24 hours, guys, yung biyahe namin. Tapos, guys, ang nangyari sa amin, kagaya nung sinabi ko nung last na vlog namin, is nawala yung bagahe namin. So, nung pagbaba namin ng airport, so smooth lahat sa immigrations and all. Yun, wala naman pa yung naging problema. Kasi, yung One Health Pass, kompleto kami ng mga requirements. Tapos, madami pa. Kumilaw kami ng mga health requirements. Tapos, may PCR testing kami. So, pag smooth lahat ng transactions namin, pagdating namin sa dun sa claim na ng bagahe, so nung i-claim ko na yung mga bagahe namin, 2 paleta lang naman yun. Ang tagal, lahat na ng mga kasamahan namin at dun sa sinakyan namin flight is nakuha na nila lahat. Kami lang ata yung hindi nakakakuha. Tapos wala, halos wala nang natira dun sa carousel ng mga paleta. So, lumapit ako dun sa mga staff ko. Wala na po bang ibang hindi ko lang po ba yung pag-claim na ng bagahe kaya kumahanap yung bagahe namin, yung maleta namin, sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, tapos eksakto may padaan na na staff ng AirAsia. Sabi niya, sundan mo yun, tapos tanungin mo siya kung anong nangyari. Tapos, sinundan ko siya. Tapos sabi ko, excuse me, miss, hindi ko mahanap yung maleta namin. Tapos that time may inaasikaso pa siya ng sabas. So after yung tinapos yung lumapit sa amin, hindi yung talaga makita. Hindi talaga, yung tagal na ako dito, sabi kong ganun. Tapos meron pang 2 bali 3 kami lahat na pasahero, ay 4 lahat na pasahero na ang pagkakalam ko na hindi dumating yung maleta nila sa NAIA. Tapos sabi niya, pinag kami ng form. So, nag-pinag kami ng form. Tapos, after mag-fill up ng form, binigay namin sa amin yung copy. Sabi niya, may tinawagan siya, nasa Malaysia daw. Next, so, naiwan yung bagahe namin. Kasi nag-change kami ng aeroplano. So, hindi ata nalipat. Yun yung pagkaka-understand ko doon. So sabi niya, makukuha daw yung bagahe kinabukasan pa. Sabi ko, ang layo pa namin, sa Pangasinan pa kami. Sabi ko, ganun, babalik pa kami dito. Wala pong birthday na. Sabi niya, ipapa-LTC. Tapos, pero sagot namin yung bayad sa LTC. Tapos sabi nung bayaw ko, siya na lang daw babalik sa
napakaluwas ng Manila para kung ano yung pagkakamit. So, kinabukasan, ano, yun, lumiyahe yung bayaw ko, tapos kinlame yung, ano, yung bagahe namin. So, nag-acquise ng authorization letter na yung bayaw ko yung mag-claim. Tapos, sinend ko din yung picture. Ito guys, importante guys, bago kayo bumiyahe, picturean niyo yung ano, yung maleta niyo na i-check in. Just in case na mangyari sa inyo, naman sana kasi sakit sa ulo yung nangyari sa amin. So, picturean niyo guys yung maleta niyo. Ayun, para kasi hinanap din yun sa AirAsia eh, mayroon ka bang picture nung yung maleta niyo? Sabi, tanong sa amin yung staff. Tapos, buti na lang may habang ano, di ba, nagsa-selfie-selfie, so meron na pong mga picture nung maleta. Para ano na rin, para pag halimbawa hindi ikaw yung mag-claim nung ano, nung bagahe, may authorized person ka, alam niya kung ano itsura nung maleta mo. Tapos yun, and one more thing guys, isa rin po rin pagkakamali, meron kaming travel insurance. At ang nakalagay dun sa travel insurance, guys, is cover niya yung missing na bagahe or delayed bagahe. So, ang alam ko, kasama dun yun kasi nga, delayed, di ba, yung bagahe namin. Ang problema, hindi ko kaagad siya sinabi dun sa airlines kasi gagawan daw ata siya ng papel, may mga memo siguro, ganun. Tapos sabihin ko agad dun sa nag-issue ng travel insurance. Naisipan ko na siya, guys, nung ano, kinabukasan na nung kinukuha na yung bagahe, so hindi na daw pwede yun within 24 hours ata. I'm not sure, pero one more tips ang mahalaga, if meron kayong travel insurance, basahin yung mabuti guys, kasi ako hindi ako nagbabasa, sakalang ko lang naalala nung ano, nakalipas na yung 24 hours, if I'm not mistaken, 24 hours lang ata yung dapat may declare mo na missing yung bagahe. So, sayang, pero okay lang. At least nakuha namin yung mga maleta namin. So, yun guys. Medyo nag-a-adjust pa yung mga bata dito. Yun. So, oh, syempre, dito sa lugar namin guys, ano, ang pinaka malapit na pasyalan is ano, pinapaliputan kami ng mga beach. Yan. Pinapaliputan kami ng beach, so syempre yun yung unang papasyalan namin, papasyal yung mga bata. Kasi sa ano din, almost 2 years din namin sa Kerala, walang kasi na, di ba, nasa hills kami, nasa Bulungbundok din, so walang dagat. Yan. I hope naririnig kasi nag-aano si Lola. Naglalabas si Lola. May ingay washing. So, that's it for today's video, guys. Yan, sa, I don't know, mayroon akong clips dun sa pinasyalan naming beach. Malapit dito. So, thank you guys for watching. And maraming salamat sa patuloy na nanonood sa aming ano, videos. Kahit hindi na akong mag-upload. So, from now on, I'll make sure na makapag-upload ako kahit paunti-unti. Thank you!